makakuha ng closed circuit television o CCTV camera madaling araw noong 31 ng Mayo taong kasalukuyan. Makikita na magkasamang naglalakad ang isang batang babae kasama ang isang lalaki. Sa barangay Gulang-Gulang sa Lucena City sa Quezon, walang nag-akalang ito na pala ang huling pagkakataong makikitang buhay ang bata. Kinabukasan, isang bangkay ng paslit ang natagpuan ng residenteng si Julius Rodas, 19 gulang. Walang saplot, nakabusal ang bibig, nakatali ang mga kamay sa likod at puno ng mga galos at sugat sa katawan ang biktima. Agad na humingi ng saklolo sa mga pulis si Julius. Tulong! Tulong yung bata! Mabilis na tinungo ng Lucena City Police ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ng bata. Bali, doon po nakita yung bangkay ng bata, nakahubad po siya. Dalawang kamay nakatali sa likod. Doon po sa may color white na yun. Pahiga po siya, nakahiga dyan. Tapos yung medyo nakaganon, nakalaylay. Hindi kalayuan sa bangkay, natagpuan ang pinaniniwalaang shorts ng biktima. Ito yung short niya, na green, kasama yung underwear. Kasi yung damit niya, pinagpupunit at pinangtali na doon sa... Ayon sa mga pulis, posibleng 8 nang patay ang bata noong daddan nila ang bangkay. Ayon sa resulta ng medical legal, asphyxia by strangulation o pagkakasakal at blunt force trauma to the head o pagkakahampas ng matigas na bagay sa ulo ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Sa physical examination ho na ating investigator in cases meron, sign of struggle. May sugat doon siya sa braso, sa binte, sa paa, then sa mukha. Sino ang batang biktima? At sino ang lalaking huli niyang kasama bago siya natagpo ang patay? May kaugnayan kaya ang lalaki sa CCTV sa malakim na krimen? Tulong! Tulong yung bata! Isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Lucena City noong 31 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang bata, hubot-hubad at may mga sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pinaka-immediate result ng death certificate is strangulation. Samantala, noong mga sandaling yun. Manong, meron ko yung nakitang batang pag-alagala, mga ganito po kalaki. Pinaghahanap naman ng kanyang mga magulang ang nawawalang si Joelina Escamillas, 8 gulang. Madaling araw, noong 31 ng Mayo, nang mawala ang kanilang anak. George, nakita niyo ba si Joelina? Hindi ko napansin eh. Bakit pre? Wala ang anak ko eh. I-report mo muna sa barangay. Malamang nandyan lang yun. Sige, salamat. Pagganap lang po ito sa buong barangay na yun, ay hindi rin po nakita. Hanggang sa labo po, pinuntahan po namin yung mga pinupuntahan namin po. Wala. Agad din inireport ng amang si Rogelio ang pagkawala ng sige, anak sa kalapit na barangay. Magandang araw sa iyo po. Anong atin? Yung anak ko po kasi si Jolina, nawawala po. Saan mo siya huling nakita? Sa barangay Gulang-Gulang po. Malapit sa palengke. Sabi ko yung magre-report lang po ako yung pong anak ko yung nawawala. Kailan pa ay ka? Kanina pa pong alauna po ng madaling araw. Eh, wala pa palang 24 oras nawawala yung anak ko. Hindi pa natin madideclare na missing person yan. Chairman, baka naman... Dito na lang. Meron kang picture kung anak mo nawawala? Hindi ko po dala ngayon.
bumalik ka nilang dito, tapos kunin mo yung picture ng anak mo, utusan ko yung mga tao ko dito na magpaskil ang missing person bukas. Jay, ako na po ay nagpasyalan po ngayon. Kami nag-uusap po kami mag-asawa. Sabi ko nga po, dito na muna kahit sa barangay. Uuwi ako ng Unisan. Kukuha ako ng litrato ng bata. Makalipas ang ilang oras, agad ding nakabalik ng Lucena City si Rogelio. At ipinagpatuloy ang paghahanap kay Joelina. Uy, Rogelio! May bata daw na babaeng bangkay sa takuan sa bakanting lote. Puntahan mo. Diyos, huwag kayo magbiro ng ganyan. Mas mong biro yan. Hindi naman ako nagbibiro. Pero tignan mo na lang. Kaya ngayon po, may sumalubong po sa akin. Yung gwardiya pang sabi po sa akin, eh, kuya, mayroon ikadong nakuha ang batang babae mo patay. Kaya-kaya yun ang hinahanap mo. Kaya ikaw mo na ikaw mabibigla, baka di naman ikaw yun. Agad pinuntahan ni Rogelio ang nasabing bakanting lote. Nakot ang bata doon. Baka anak mo na yun. Sir? Sir? Meron lang pong bata sa bakanting lote. Eh ngayon po, nadating pa ako doon sa pinangyarihan po ng bata. Sabi sa akin, ano mo yung bata? Sabi ko, yung anak ko po, ano para tandaan mo sa kanya? Sabi ko, yung short pong birthday, saka po yung damit niya, gutguitan. Naka-t-shirt po na stripe, puti tsaka itim, birding shorts po. Tara po, dito po tayo. Ito po ito. At pagdating niya sa lugar, nadandan niya ang bangkay ng isang batang babae. Kaya po ba? Si Joelina na kaya ang natagpuang bangkay sa bakanting lote? Ay, Manang, meron ako yung nakitang batang pag-alagala. Mga ganito po kalaki. Puspusan sa pag-aanap ang pamilya ni Rogelio sa nawawalang anak na si Joelina Escamillas, 8 taong gulang. Uy, Rogelio! May bata daw na babaeng bangkay sa takuan sa bakanting lote. Puntahan mo. Hanggang sa makarating sa kanya ang balita tungkol sa isang batang babaeng natagpuang patay sa isang bakanting lote sa Lucena City. Walang sinayang na oras ang pamilya Escamillas at agad nilang pinuntahan ang nasabing bakanting lote. Sir, 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 bawal dyan, sir! Bawal mo, sir. Sir, sir, dali lang kayo. Gamito niya yun, gamito na lang ako yun. Kumpirmado. Si Joelina nga ang natagpuang bata. Ano ako po yan? Nasaan ang anak ko? Linda! Linda! Ano ako? Pamasawan niyo ako! Ano ko yan? Tulog po tayo, Mrs. Ano ko sa mo ang lahat? Linda! Ano ko? Ay, nagwala po ako. Dahil talagang di ko po matatya po yung sarili ko po. Ang bangkay ni Joelina, agad na dinala ng mga pulis sa morgue. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Joelina? Panganay sa 3 magkakapatid si Joelina, nasa 2 baitang na siya. At pangarap daw maging doktor. Sakit ng tuhod ko ngayon. Lagay mo kaya ng langis. May langis dyan, oh. Wala na, naubos ko na. Tay, ako na po dyan. Kaya
kaya ko po. Kasi pag laki ko po, magiging doktor po ako. Para po pag nagkasakit po kayo ni nanay, ako na po magpapagaling po sa inyo. Anak, masyadong mataas yung pangarap mo. Hindi namin kaya yan. Pero dapat lang mag-aaral ka mabuti. Para magkanong ka nung ano nga yun, nung scholarship. Ha? Siyempre naman po, tay. Lagi naman po akong line up na yun sa card ko po eh. Pangarap nga sana eh, ano ay, maging doktor sana. Sa'yo kay mag-aaral ka muna mabuti. Mag-aaral kayo kako hanggang kaya ko. Para makatulong daw sa kapwa. Dating nangingisda ang tatay ni Joelina. Dahil sa hirap ng buhay sa isang lumang kapilya sa bayan ng Unisan sa Quezon sila nakatira. Ito po, hirap lang namin po sa aming tiyuhin. Ngayon kung sakaling pa rin gamitin, di wala na po kami pupuntahan. Dami na naman po uli kami. Dahil walang trabaho, napilitang manlimos sa lansangan si Rogelio. Talukoy naman pong wala naman po masama at puno ang punga ng tao. Kaya naisipan kong mahingi na lang po na kinabubuhay po namin. Makabili na po kami ng bigas nung makakuha lang pong panggastos. Hanggang noong 30 Mayo, pumunta ang pamilya ni Rogelio sa Lucena City para mamalimos. Ate, palimos po. Sabi ko nga mga bata, natulog na kayo at bukas tayo maaga pa biyahe, pa uwi na. Sabi sa akin, Papa, maya-maya kami tutulog. Nangihingi pa raw sila ng pera, pambaon nga raw niya ng dalawang bata. Sabi ko, sige, okay, lalayo. Pagkagat ng dilim, naglatag sa isang bangketa sa gilid ng kalsada ang pamilya ni Rogelio. Bandang 1:30 ng madaling araw noong 31 ng Mayo. Linda. Linda. Oh, bakit pa? Nananakit yung mga paa ko. Bili ka naman ng kape. Ha? Kape? Matulog ka na lang. Alam mo, nilalabig na ako. Kailangan ko na mainit. Bili ka na. Sige, sige. Higa ka na dyan. Bibili ako. Ginising ko po yung asawa ko. Sabi ko, bangon ka muna, bilhin mo akong kape. Si Merlinda naman, inutusan pala ang panganay na anak na si Joelina na siyang bumili ng kape. Bakit po, Nick? Bilhin mo ng kape si tatay. Sige. Hindi ko po yung kinamungat po ng pagkagising. Nahalap ko si kape. Sabi ko na, sana ay wala pa. Ano na naman ba? Nasa si Julina? Bumili ng kape mo. Patulog ka nga. Ito ka ba naman? Hindi ako nagpabili. Ito siyang bata inutusan mo. Buong araw tayo nagpalaboy-laboy. Pagod din ako. Ito naman, madaling araw. Inutusan po yung bata eh. Dapat ka ako inutosan yung bata, eh. Hindi yung ikaw ka ako inutosan ko. Ang tatapok daw siya. Sundan ko. Okay. Pinuntahan nila ang kalapit na tindahan na maaaring binilhan ni Joelina ng kape. Ano po yan? Meron ho bang bumili na batang babae dito ng kape? Mga ganyan ho kalaki? Wala. Pero ayon sa tindera, hindi naman nakarating sa tindahan ang bata. Sa patuloy na investigasyon ng Lucena City Police, napasa kamay nila ang kopya ng isang CCTV. Makikita ang pagdaan ng batang kinilalang si Joelina. Kasama ang isang lalaki bandang 2:30 ng madaling araw noong 31 ng Mayo. Sino ang lalaki at ano ang kinalaman niya sa malakim na sinapit ng biktima?
Madaling araw noong 31 ng Mayo nang maglahong parang bula ang batang si Joelina Escamillas. Bangkay na nang matagpuan ang katawan ni Joelina sa isang bakanting lote. Nasaan ang anak ko? Linda! Linda! Pamatawan niyo ako! Anak ko yan! Linda! Ano nga ba ang nangyari kay Joelina? Sa pagulong ng imbestigasyon ng Lucena City Police, nakasakamay nila ang isang CCTV footage. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 2:30 ng madaling araw, makikita ang pagdaan ng isang lalaking may dala na pulang backpack at nakasuot ng tie-dye shirt. Kapansin-pansin din ang batang babaeng kasama nito maglakad. Ang batang babae, walang iba kung hindi si Joelina. Papunta ang dalawa sa direksyon ng bakanteng lote kung saan nakitang wala ng buhay ang bata. Sino ang lalaki? Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng mga polis, saan ka banda umiihi nung nakita mo yung bangkay? Sa bungad ko. Sa bungad? Sa looban pa yung bangkay, paano mo nakita yun? Parang nangangamiw po kasi pagkatapos kong umiihi, nilapitan ko po. Tapos doon ko po nakita yung bangkay. Ang initial report niya po ma'am sa amin is nakita niya yung bangkay na nandun sa parting ibaba. Kaya nakapag-report siya kaagad sa barangay. Naging person of interest si Julius. Siya po yung unang nakakita. So pwede siya maging person of interest, pwede rin po siya maging witness. Nang i-review ng mga polis ang kuha ng CCTV, napansin ng mga otoridad na ang lalaki sa video ay nahahawi sa lalaking unang nag-report sa nakitang bangkay ni Joelina. Habang nire-review ng investigator, actually dalawang investigators yung humawak, yung kabilang investigator, habang nire-review yung CCTV, it turned out to be na siya yung lumabas doon sa CCTV. Nagpatawag ng isang abogado si Julius at hindi inasahan ang mga sumunod niyang sasabihin. Ayon kay Julius, siya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa extrajudicial confession ni Julius sa harap ng abogado at mga polis. Well, sabi mo na maglahasa mo yung babae. Ano? Ilang taon yung babae sa tingin mo? Bata ba ito? Matanda ba ito? Ano dapat nang gagawin mo? Ano kung iisip mong gawin mo doon sa bata? Noong inutusan si Joelina, nakita ni Julius ang paslit na naglalakad. Sinundan niya ang bata at saka tinawag. Halika rito. Sumang pera. Inaya at inalok ni Julius si Joelina. Nabibigyan niya ito ng 100 piso. Ibigay mo sa akin? Oo! Nung makita niya ma'am yung bata, nag-isip siya ng paraan kung paano niya mapasunod yung bata. So, binigyan niya ma'am ng pera. Sumunod lang po sa akin. Samahan po niya ako. Bigyan ko siya po pera po. Sinabi mo na sa bahan ka, bibigyan mo ng pera. Ano naman sinabi sa inyong bata? Sabi po doon niya, opo. Makita niya raw kasi yung bata na gandahan siya doon sa bata. Siguro dala na rin ang impluensya ng alak at ng solvent na ginamit niya. Kaya nahumaling siya doon sa bata, naisipan niya gumawa ng paraan na mapasama yung bata sa kanya.
Dito na sila nahagip ng CCTV habang naglalakad. So saan kayo pumunta? Pakunting loader po dito po sa Meralco. Ito po siya sa madilim. Ilang saglit pa, nakarating sila sa isang bakanting lote ayon sa mga polis. Pagsisiwalat ni Julius sa mga polis, pinagsayaw niya si Julina habang nasa bakanting lote. Sumayaw ka. Pero hindi sumunod ang bata. Kuya! Kinabi na sumayaw ka! Kuya! Ayaw ko! Ayaw mo sumayaw? Ha? Nagdilim ang paningin ni Julius at dito na raw nagawa ang karumal-dumal na krimen. Anong ginawa mo na sa bata? Sige, sabihin. Inibaldan ko muna po tapos hinalay ko po. Paano hinubad? Anong hinubad mo muna? Yung damit po, pinunit ko po. Tapos short po at yung panglog niya po. Matalian niya po yung kamay, sa kanya po ma'am ginawa yung kanyang panghahalay. Then pinila siya po ulit yung damit matapos siyang gawin yung karumal-dumal ng krimen sa kanya. Tinalian yung pa and yung nagtanong rin po ako kung hindi nanlaban yung bata. Yung bata daw po ay nanlaban, may chance din po na pinukpok niya ng bato sa ulo. Bakit mo ginawa yun? Nandilim po yung paningin ko po sa bata po na yun. Pero bakit pag nandilim ang paningin mo, ikaw ba ay lasing o ikaw ba ay... Lasing. Umalis si Julius na tila walang nangyari at bumalik sa palengke kung saan siya namamalagi. Kinabukasan, dito na siya nagpanggap na siya ang nakakita sa katawan ng biktima. Tulong! Tulong yung bata! Maaaring chinecheck lang niya kung may nakakita doon sa bangkay or wala pa. So kaya nireport niya nung nakita niya. Dahil sa pag-amin sa nagawang krimen, naging pangunahing suspect sa pagpatay si Julius Rodas. Nakuha rin kay Julius ang tie-dye shirt at shorts na suot niya nang mangyari ang krimen. Naharap sa kasong rape with homicide si Julius at nakakulong ngayon sa Lucena City Police Station. Suspect po natin is lehitimong nandito ho sa bayan ng Lucena pero hindi ho siya halos umuwi ng bahay nila. So nagiging palaboy rin po yun dito sa streets ng Lucena, sa parke, paikot-ikot ho siya. Qualify siya sa rape with homicide. Habang buhay po yan ma'am na pagkakakulong. Dagdag ng mga polis, dati na rin nahuli at nakulong sa kasong pagnanakaw ang suspect. Based on record po is marami po siyang naging cases na po ng theft dito sa locality. May pag-amin din siya na ginawa sa amin na nung gawin niya po yung krimen, under siya ng influence ng alak and ng solvent. 5 araw matapos umamin sa nagawang krimen, natagpo ang patay sa loob ng selda ang suspect na si Julius. Si suspect po ma'am, after a week na siya ay nakadetain sa ating custodial facility, siya po ma'am ay nagpakamatay. Noong June 4, ma'am, 2023, at about 12:30 ng umaga, nakita yung lifeless body ng suspect. Dinala siya sa ospital para malapatan o ma-fed kung possible, ma-revive pa siya. Sad to say na binawian na rin siya ng buhay. Sa pagkamatay ng suspect, itinuturing ng case closed ang kaso.
ang pagpanaw ni Juwelina, hindi pa rin matanggap ng kanyang pamilya. Hinihiling ko lang po, itong bata, eh gabi-gabi po. Gabi-gabi po siya nagpahalo sa akin, paparamdam. Pare po sa akin, katunggang ngayon, hindi ko pare po nalimutan.